Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalima sa buwan ng Pebrero taong 2013. Ito po ang TVNet News Live. At sa ulo ng ating mga balita. DepEd employees, pagkakalooban ng refund ng GSIS ngayong Pebrero. OMPJ hindi napasok ng illegal na droga ayon kay Jail Warden Romero. Closing ceremony ng may 2,185 barangay peacekeeping action teams in Dumao. At sa detalye ng ating mga balita, hinggil pa rin sa isinagawang early registration ng DepEd nitong nakaraang buwan ng Enero. Base na rin sa pagtatala ng DepEd City Division, mababa ito kumpara sa nakaraang taong resulta. Ngunit paglilinaw ng DepEd na ito ay ibinase sa pangkalahatang registration na tala matapos ang buwan ng Hulyo kung saan naitala na ang kabuang resulta ng taong 2012. Samantala, mayroong 57 enrolled mula sa out-of-school youth, habang 222 ang SPED, 1,310 mula sa kinder at 2,132 naman sa grade 1. Inaasahan naman ng ahensya na mas madaradagan pa ang naturang enrollees at tala bago sumapit ang araw ng pasukan sa darating na Hunyo ng taong kasalukuyan. Sa ibang balita, isang magandang lugar para sa turismo ang pag-develop sa Silonay Mangrove Area sa Barangay Silonay sa lungsod na pinagtutuunan ng Pansin ng Pamahalang Lalawigan at Conservation International. Sa kasalukuyan, isa ito sa inaabangan ng mga residente ng nasabing barangay dahil sa bukod sa makikita nilang higit na makikilala ang kanilang barangay, magbibigay rin ito ng dagdag na kita sa kanilang barangay, higit kung marami ng mga turista ang nagtutungo dito. Ito ang dahilan kung bakit pinananatili nila ang tibay ng kanilang tulay na matagal na panahong nagsilbing daan ng mga taga rito at dahil dito nakilala ang Barangay Silonay. Isang magandang plano ang nakahain para sa nasabing tulay, ang pagkakaroon ng mangrove walk sa pamamagitan nito. Samantala, hindi pa rin naman nakokongkreto sa kasalukuyan ang bagong gawang daan sa nasabing barangay. Ganun pa man, inaasahan naman ng mga taga rito na magiging konkreto rin ito para sa mas kombinyenteng pagdaan sa nasabing kalsada. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Bahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Habang papalapit ang summer season, unti-unti na rin nararamdaman ang pag-init ng panahon. Kung saan sa kabila ng kalat-kalat na mga pag-ulan, umiiral rin naman ang mainit na klima sa kalunsuran. Hindi may kakailang pabago-bagong lagay ng panahon kung saan payo ng kagawaran ng kalusugan na mag-ingat ang lahat upang hindi magkasakit sa panahong katulad nito. Kasabay naman ang pagtindi ng init ang paalala sa lahat higit sa mga kabataan na iwasan ang labis na pagbababad sa ilalim ng sikat ng araw higit sa mga oras kung kailan matindi ang init. Ilang mga sakit sa balat gaya ng sunburn ang maaaring makuha dahil sa pagkababad sa ilalim ng init ng araw. Higit ngayon darating na summer season kung kailan uso ang pagtungo sa beach o resorts ng karanihan. Samantala, sa kabila ng magandang koleksyon noong nagdaang taon, patuloy naman ang kanilang pagsasakatuparan ng mga nagdaang programa ngayong taon upang higit na mapalapit sa mga mamamayan para na rin mas mapaigting ang kampanya ng pagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay BIR Calapan RDO Salvador Lasala, iginatutuwa nila na nakamit nila ang 2nd pwesto sa 11 distrito ng Bureau of Internal Revenue na nakagol o nakakuha ng mataas na koleksyon. Fortunately, masasabi ko na kami ay number 2 sa nakagol. Tentatively, and until now yata, hindi pa rin nila naiyano. Pero as of last week, we're still number 2 and tatlo pa lang ang nakagol out of 11 districts. Ang first is Lipa, second is Calapan, our city, and third I guess is Calamba. Malaki
naman ayon kay Assistant Revenue District Officer Benjamin Cruz ang naitulong ng pagkakadayalogo nila sa mga LGUs at maging sa iba pang individual kung saan natutugunan niya ang pagbabayad ng buwis na makikita rin sa mga proyektong ipinapatupad sa buong lalawigan. Kung saan tinatayang nasa 2 milyon, anya ang tentative exceeded goal nila nitong nagdaang buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. For January 2013, specifically for the month, we exceeded our tentative goal. Medyo hindi pa final ito, pero the percentage, we already exceeded it by 2 million. So, hindi ko lang alam kung ilang percent yun, ano, kasi hindi pa final ang reports. But we also did well this month. Lalo-lalo na compared to last year of the same month, napakalaki po na naging increase na rin. It is more than almost 12 million compared to last year. Hinggil naman sa malaking pagtataas ng collection goal ng ahensya ngayong taon kung saan tumaas ito ng 30% na tinatayang may kabuuang 949 million pesos. Hindi naman umano sila nawawala ng pag-asa na makakamit nila ito sa tulong na rin ng mga taxpayers ng lalawigan. Kung saan sa ngayon pa lamang ay nagbigay na ng paalala si ARDO Cruz sa lahat na magsumite at magbayad na ng maaga ng kanilang income tax return. Kagaya last year, sabi nila it is impossible, pero namit namin. So this year, it seems impossible also. Pero I do believe may, if there's a will, there's a way. Ito po ay sa pagtutulungan lang ng mambubuwis at ng ahensya ng PIR. Kaugnay naman ito, sa darating na 7 ng Pebrero, maagang sisimulan na ng ahensya ang tax campaign kung saan iba't ibang mga aktibidad ang inilatag para dito, kabilang na ang paglilibot muli sa iba't ibang bayan sa probinsya, kung saan sa huli apela pa rin ni RDO Lasala sa publiko na tulungan ang pamahalaan sa pagbabayad ng buwis sa ilalim ng temang I Love Philippines, I Pay Taxes Correctly. Muli ako ay nakikiusap sa ating mga taxpayer dito sa Oriental Mindoro sapagkat darating na naman po ang ating Abril 15 na tinatawag na natin last day of filing ng ating 212 transactions. Akin pong hinihiling sana na muli nating tulungan ang ating gobyerno sapagkat tayo po ay nakakatulong din naman kahit papaano sa ating gobyerno. At alam naman natin na itong aming kinukulit ng taxes na tinatawag na lifeblood ng ating gobyerno. Without this, puro utang ang gagawin ng ating gobyerno. Na kami naman po, ang amin namang hinihiling ay ang pagbabayad lang ng tama. Wala kaming hinihingi sobra. Yun lang po tama ang aming hinihiling na ating bayaran sa ating gobyerno. Sabi nga sa aming tema, I love the Philippines, I pay my taxes correctly. Susunod, DepEd employees, pagkakalooban ng refund ng GSIS ngayong Pebrero. At OMPJ, hindi napasok ng ilegal na droga ayon kay Jail Warden Romero. Yan at iba pa ang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Want new furniture for your home? Look no further, locally imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Homar Commercial Booth Outdoor and Indoor Furniture, designed to beautify your homes. More than 10 years of delivering quality furniture. Homar for furniture that best suit your homes. Homar, the mark of modern home. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tiniyak ni Oriental Mindoro Provincial Jail Warden Retired Police Superintendent Marcelino Romero na walang nakapasok na ilegal na droga sa loob ng piitan taliwas sa mga balibalita na di umano ay naging masyadong maluwag sa OMPJ dahilan upang makapagpuslit ng ilegal na drugs papasok dito. Sa paniyam sa opisyal sa programang Newsline City Talk nitong Sabado, 2 Pebrero, sinabi nito na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa kulungan at hindi nila umano pinapayagan na may makapagdala ng ipinagbabawal na gamot dito. Samantala, maliban sa seguridad sa OMPJ, ilang mga bagay pa ang binigyang linaw ni Jail Warden Romero, gaya ng polisiya sa conjugal visit kung saan tanging iyong mga lehitimong mag-asawa lamang at may naipapakitang marriage contract ang pinapayagan sa conjugal visit.
Maliban kay Warden Romero, inilahad naman ni Jail Inspector Denver Tirao, Warden ng BJMP Calapan City Jail, ang kanilang mga pulisiya sa loob ng BJMP na hinangaan naman dahil sa kalinisan at kaayusan sa loob ng nasabing piitan. Naging panauhin din ng Newsline City Talk si Provincial Parole and Probation Officer Bienvenida David, na nilinaw naman ang kaibahan ng parole at probation at kung sino-sino ang maaaring mag-apply para dito. Sa ibang balita, mahigit sa 73,000 empleyado ng Department of Education, particular na sa mga guro, ang maaari nang i-refund ang previously deducted mula sa kanilang life insurance benefits ngayong buwan ng Pebrero. Base sa press release na inilabas ng GSIS sa 31 ng Enero taong kasalukuyan, matapos may sakatuparan ng initial refund na 363 milyon na nabayaran ng Department of Budget and Management na 50% na down payment ng DepEd mula sa 6.92 bilyong pisong unpaid compulsory premium contributions ng government share na umaabot sa 800,000 teaching and non-teaching employees mula noong 1 ng Hulyo ng taong 1997 hanggang 31 ng Disyembre ng taong 2010. Ang mga miyembrang covered ng naturang refund ay ang mga cash surrender value o maturity benefit na naiproseso na noong taong 1997 hanggang 2010 na nasa mahigit 28,000 active members. Mahigit 35 pensioners at may mahigit 9,000 separated members na miyembro ng DepEd. Samantala, maaaring makuha ang refund gamit ang existing e-card o UMID card sa pamamagitan ng kanilang personal card at makukuha sa pamamagitan ng tseke kung walang personal card. Inaasahan naman na maibibigay sa mga susunod na batch ang naturang refund matapos ang buwan ng Pebrero ngayong taon. Susunod, closing ceremony ng may 2,185 Barangay Peacekeeping Action Team idinaos. Tampok ang balitang yan sa aming pagbabalik. Morningstar Properties and Development Corporation. Good Shepherd Country Homes gives a breath of fresh air, greenery, and peaceful surroundings. Experience the charm of relaxed countryside life. It's just 3 minutes away from the town proper. Good Shepherd Country Homes is the place you would want to call home. Offered single attached, townhouse, and combined townhouse can avail through Pag-ibig Fund. Morningstar Hills, exclusive subdivision, top of a hill, create your own exterior design houses. Morningstar Properties and Development Corporation. For inquiries, call 043-288-1600. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. Also adjust to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want. And all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Nakisang may 2,185 miyembro ng BPAT sa lalawigan ng Silangang Mindoro sa isinagawang closing ceremony sa PRO Mimaropa Grandstand ika-5 ng Pebrero taong kasalukuyan lungsod ng Calapan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng kilala at matataas na opisyales ng PRO sa panguna ni Regional Director Police Chief Superintendent Melito Mabilin Mimaropa na dinaluhan ni Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali Jr. Layo ng nasabing gawain na magkaroon ang mga otoridad ng pakikipag-ugnayan sa mga BPATs
bilang kawani at isa sa tagapagpatupad ng batas sa kanilang mga barangay na nasasakupan. Ilan pa dito ay ang mabigyang pagkakataon ang mga naturang individual na maipakita ang kanilang mithiin sa peace and order sa bawat munisipalidad sa lalawigan. Samantala, bilang pagtatapos ng gawain, binigyan ng plake ng pagkilala at nagbigay rin ng mensahe ang gobernador upang bigyang inspirasyon ang mga bipat sa lalawigan, kung saan buong katapatan naman itong pinanindigan ng mga naturang individual. Sa huli, inaasahan naman na magkakaroon ng bago at akmang kaalaman ang mga nasabing aktibidad upang magamit sa kani-kanilang lugar, partikular sa mga barangay sa probinsya. Happy viewing to Evo and Irene. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Maaaring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaravision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez Alberto, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.